Meron naman tayong papakita sa inyo ngayon, isa sa mga sulit at murang gravel bike ngayon na lumabas sa merkado. Nakita nyo naman, naka Shimano GRX hydraulic brakes na. Ang dami niyang mga eyelet, no, na pwedeng paglagyan. Bike touring kung tawagin to. Yan ang mga papakita natin sa inyo. Ganda, ganda ng color design nito. Siguradong matutuwa kayo sa bago yung papakita natin sa inyo ngayon. Sa tunog pa lang ng hubs nito, solid, di ba? Tapos naka Shimano RD GRX clutch type pa po yan. Yan ang papakita natin sa inyo. Tara, ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako, syempre. Ganda ng disyo. So, what's up mga kumayo? Magandang araw na naman sa atin lahat. Meron naman tayong papakita sa inyo ngayon. Isa sa mga sulit at murang gravel bike na nakita ko ngayon sa merkado. Sigurado matutuwa kayo kasi halos lahat ng components nito is Shimano GRX na. Kaya ano pang hinihintay natin? Pakita na yan. Yung address nga pala nila, ilalagay na lang natin sa description box natin and sa comment section. Para sa ibang information, lalagay na rin natin yung number ng may-ari. Sabi nga nila, ayun o, nasa likuran natin. Pakita na yan! Tara! Ling at papali! Magandang araw na naman sa atin lahat. Meron naman tayong papakita sa inyo, isa sa mga sulit at murang gravel bike na nakita ko. Kasi halos lahat ng component nito is alloy na. Take note ha, hindi lang yan, hydraulic brakes na to, Shimano GRX na. Kaya yan yung papakita natin sa inyo. Itong daw gravel bike na to is designed in US. Ayun o. Ito nga pala is alloy frame siya. Ito kagandahan dito, may iba't ibang color variant tayong pwedeng pagpilian. Iba't ibang sizes na pwede nating pagpilian. Ito nga pala, ang size nitong nasa unahan natin is size 49. Ang height ko is 5'7", yung 49 medyo maliit sa akin. Siguro mga nasa ang ano natin is 51. Kasi depende sa brand ng ano yan, depende sa gumawa kasi yung iba mas maliit yung sizes sa frame na gawa nila. Pero itong size 49 medyo maliit sa atin para sa 5'7". Alloy na yung frame nito, alloy 6061. May mga ano na siya, oh, dito, mga allen type siya, isa rito sa down tube, tapos dito sa seat tube, dito sa top tube. Tapos kung mapapansin nyo, ayun o, meron din dito siya pang bike touring nga. Meron din dito sa fork niya, hanggang dito sa may ano niya, dito sa may 6-stay niya, ayun o, sarito, kabilaan po yan. Tapos meron siya rito bridge, so, ganda ng bridge ng pagkakadesign niya, diba? May abang po siya. May iba kasi, kung gusto mag rim brakes, pwede yun. May abang. Kasi may butas din po siya rito. Tapos, inner cabling na nga po pala to. Ayun, isa rito. Tapos, dalawa sa kabila. Ito nga palang brand na to is K-Sport brand. Tapos, ito yung model niya. GSX po yan. Ang ganda ng mga color bonnet na nakita natin. Meron siya dun, maroon. Tapos, yung may pagka dark blue. Ayun po yung isang kulay niya. Ito, ang pricing nga pala nito is 52,000 pesos. Dito na ngayon sa Venezuela City. Yung number nga pala nila, ilalagay na lang natin para meron din tayo idea pare-parehas kung magkano yung discount na bibigay dito. Ha? Ito sa drivetrain setup naman tayo mapunta. Ito nga pala is 2x10 speed dito. Ang ginamit dito sa crankset niya is pro wheel na rin po siya. Ayun o. Yung pinakamalaki is 46. Tapos yung pinakamaliit is 30-40. Tapos alloy na po yung pinaka-crank arm niyan. Tapos nakaano na rin po siya, oh. Halotech na rin po siya. Tapos sa FD, Shimano GRX na rin po yung ginamit. Ayun o, diba? Although hindi siya smooth weld, pagdating dito sa may baby niya, makapansin naman din natin na makapal yung pagkaka-weld niya. Tapos pagdating din dito, ayun o, diba? Ang kapal ng pagkaka-weld niya dito, pati rito. Ito nga pala is tapered na po pala yan. Ayun o, diba? Ang ganda. Tapos pagdating dito sa chainstay niya, ayun, mapapansin nyo, tumaba siya rito, tapos biglang lumapat. Meron din di siya rito parang kanal. Ito nga pala, advantage nito para hindi tumama yung chainring. Tapos, sa cogs nito is cassette type na siya. Sunshine brand po yung ginamit dyan. 11, tapos 36 yung pinakamalaki po niya. 11 yung pinakamaliit, tapos 36 tip yung pinakamalaki nito. Tapos, ang kagandahan dito, removable din yung RD hanger once na mabali. Pwedeng-pwede kayo magpalit. Tapos ano na rin po siya, true axle na po yan. Ayan. Tapos sa hubs na ginamit dito is 32 holes. Ayun, alloy na rin po siya. Ganun din sa rim. Alloy na rin po siya is 32 holes. Nagandahan ako dito sa gulong niya. Sa clearance ng tire, 700x40C yung ginamit po dito. Ayan o. Sa clearance ng tire, pwedeng-pwede pa kayo maglaki. Depende na lang po sa gagamit. Sabi ko nga, bago kayo mag-frame, pupurin nyo muna yung stock parts nito. Tapos Shimano GRX clutch type po yan. Ayan. Yung on nasa taas, yung off nasa baba. Diba?
Tapos yung cabling niya dumaan lang po sa ilalim. Yung iba kasi may butas dito. Okay, either oh, yan, pag ganun dito. Ito naman dumaan po sa ilalim. 'Di ba? Tapos mapunta tayo dito sa may ano niya. Seat post, sa seat post po 'yan. Ayun, Allen type po siya, alloy na rin po. Tapos pagdating sa saddle, all goods kahit hindi na kayo magpalit. Yung iba nagpapalit yung may butas sa gitna. Pero para sa akin, all goods na 'to. Ang ganda ng sakyan nito. 'Di ba? Tapos pagdating sa unahan nito, yun, machine 11, ano na rin po siya, stem, alloy na rin po siya. Tapos pagdating sa handlebar, drop bar po nito, alloy na rin po siya. Kung malamang ko is machine 11 na rin po yung ginamit dito. Ngayon pati yung ano niya, yung mga cabling niya, ayun o, Shimano po yung ginamit. Ayan, para sa ano naman po yan, hydraulic brakes po yan. Ayun o. Tapos sa shifter, sa lever, ayun, naka Shimano GRX na rin po siya. Nagandahan din ako isa rito, yun, yung combination ng ano niya, yung bar tape po niya. White black dito, tapos black din po rito. Ayun. Ang lambot po nung ano nito, ng bar tape po nito. Yung isa pang nagustuhan ko rito is naka Shimano GRX, ayun. Yung kanina is hydraulic brakes na po siya. Ayun. Kaya no need na yung actuated. Ito Shimano GRX. Tapos sa rotor po nito 160mm yung unahan, tapos ganun din po sa likuran niya 160mm. Bolt type po yan. 32 holes din po yung unahan nito nung hubs niya. Tapos ayun nga, yung rim niya alloy na rin, 32 holes. Nga pala, yung sa hydraulic brakes niya, yung isa dumaan dito. Ayun o, may butas siya rito. Tapos dumaan dun sa may kabila nung ano, ayun, sa likod nung pinaka port. Ito nga pala sa unahan nito, yun, naka true axle na rin po siya. Para sa mga gusto mag-order, ang pricing nito, nasabi na natin, is 52,000 pesos. Tapos, ang timbang nga pala nito, bago natin makalimutan, ang timbang nga po pala nito is tumimbang siya ng 11 kilogram. 11.2 eh. Pero nakalagay sa karton niya, sundin natin yung nasa factory. 11.2 kilogram po ang tumimpang. Diba? Pero para sa ganitong ano, PS4 na GSX, solid na to. Para sa 52,000 pesos. Kasi halos karamihan naman ang component nito. Naka Shimano GRX. No? O, sa muli, hindi na natin masyadong papatagalin yung video natin. Ito nga pala, papakita lang natin yung ibang kulay niya. Ito yung dark blue and glossy type. Diba? Tapos, yung maroon. Ayun, matte type. Diba? Bahala na po kayo mamili dyan. Yung address nila, lalagay nila na sa description box natin sa comment section. Ang pricing is 52,000 pesos. Tapos, yung timbang is 11.2. Pero sinunod natin is 11 kilo. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless all. Maraming salamat sa nanonood.